Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, we're back in the world of Terra Villa. And for today guys, magbibigay tayo ng update no dito nga sa Barney's Bazaarn ongoing event na hype ang people at wala na nga masyadong tao dito ngayon sa Terra Villa. Ano ba nangyari? Iilan na lang nasa gitna sila at ayan na nga ano. So medyo kumunti na yung tao ngayon dito. Pero okay lang yun, baka busy lang talaga ang madlang people. Syempre sa pag-join nga dito sa event na marami na nga ang nagre-reklamo mga kapatid. No? So yun yung pag-uusapan natin, yung mga nagre-reklamo na nga. At ano ba ang feedback ng madlang people dito nga sa live event na to? Or live ops ang tawag nila. At syempre no, magbibigay din tayo ng update no sa community dun nga sa mga feedback na binibigay nila, especially nga to Mr. Luke Barwikowski. So if you're interested to know ano ba ang issue dito nga sa ongoing event ng Barney's Bazaarn at ano ba ang thoughts ni Aftermath TV, then this is the video for you. So make sure to subscribe to Aftermath TV, make sure to pump the like, and above all make sure to follow me on my Facebook page. Nasa description ng video na to yung link nun, okay? So let's go. Let's go inside Barney's Bazaarn at kamustahin na nga natin mga kapatid. Ano na ba ang nangyayari dito nga, no? So kita nyo naman dito si Mr. Panda nandito, no? So kung i-zoom out natin to, as you can see here, wala masyadong tao now dito nga sa event na to. Kasi maraming people lang na-hype sa simula pero eventually nga hindi na rin nila nagustuhan nga, no? Okay, so as you can see here, there are some participants on this part of Barney's Bazaarn. Pero hindi na nga siya ganun karami. Initially yan guys, punong-puno talaga ito. As in punong-puno. Pero ayun na nga, as I've said, nung nagkaroon nga sila ng mga konting concerns dito sa event na to. Kasi na-expose yung mga hindi maayos na pagka-execute no nung event no. So may mga flaw siya na ang nangyayari nga ngayon, yung mga players ay nagulat no. So parang nire-require nga sila na parang whole day grind lumalabas no. So parang ang initially kasi ang sabi ng madlang people or ang thinking ng madlang people based dun sa mechanics niya ay para siyang casual lang na enjoy lang siya na event na lalaruin mo siya a few minutes of the day or probably 2 to 3 times a day then tapos na no. Pero lumalabas pala hindi ganon. So merong parang flaw yung system niya na nangyayari, parang nagkakaroon ng extra shift yung mga tao. So doon sa mga naglalaro nitong Barney's Bazaarn or nagpa-participate, nagigets nyo na may ibig sabihin niya Aftermath TV doon sa shift nga, no? So, ang nangyayari kasi yung people, nagkakaroon sila ng extra and napaka-heavy nun, lalo na doon sa mga free-to-play players lang, no? Or yung mga casual players kasi nga medyo nadedrain yung resources mo nga dito sa event na to. So, according nga to the community, dapat ayusin nila yon, dapat hindi i-re-require yung players to play ng whole day, no? So, ang mangyayari kasi nun, kung ganito yung mechanics nitong event na to, ang makikinabang lang dito are the whales, yung maraming resources, and then at the same time, yung mga may mga, alam mo na, scholars or tipong merong ibang maglalaro ng account nila. So, ang mananalo lang dito are those people nga. So, again, it's understandable kasi nga ginagawa naman ni Pixels ngayon is they are trying their best nga to burn resources or burn Pixel tokens nga in the process nga. Pero syempre, kailangan din nila i-balance yun. Unfortunately, may mga feedback nga na it seems puro trial and error nga si Pixels ngayon. No? So, laging trial and error na lang. No? So, parang hindi na nga daw natapos ang trial and error. Okay? So, as you can see, the event, wala na masyadong naglalaro dito, nagpa-participate. At least on this server, na hindi na nga siya ganun ka-busy. Kasi nga nangyari, yung iba medyo nag-give up na kasi alam nila, wala rin silang chance. Kasi nga, ang nangyayari nga dito are, ang nakikinabang lang or makikinabang lang are the whales. And at the same time, yung mga people nga na pwedeng mag-grind the entire day nga, no, yung talagang tututok dito sa event na to, okay? So before we go to Twitter or X, I want to hear your thoughts. Mag-comment na lang kayo. Ano ba yung na-encounter nyo ring concern or problem dito nga sa Barney's Bazaarn na event na to? Let me know kung nagpa-participate ba kayo or tumigil na kayo. And also let me know ano ba yung sa tingin nyo, paano pa may improve ni Pixels yung mga ganitong events. Kasi katulad nito, we are not saying na this is a failure, no. We're just saying na hindi maganda yung pagkaka-execute sa kanya at may flaw dun sa mechanics or sa system kaya hindi na naman siya masyadong tinangkilik nga ng madlang people, okay? So let's now go to X. May papakita ko sa inyo na comment ng isang loyal community or active community ng Pixels doon. Okay guys, so make sure to follow Lou, no? Lou_Pixels. Ngayon, isa to sa mga active na community member ng Pixels at sobrang solid maglaro ng Pixels tong community member na to. So as you can see here,
siya yung isa sa mga naka-notice nung flow nitong mechanics na to, no? So, hindi na natin babasahin lahat to. So, ang sinasabi lang naman niya dito is that due to the flow, dun nga sa current system or mechanics itong event na to, itong Barney's Bazaar na to, yung mga whales nga lang doon nakikinabang, nabanggit ko na yan kanina, yung mga grinder, yung again, no, yung may mga ka-alternate dun sa account. Ang maganda naman dito sa event na to, hindi siya masyadong enticing sa mga multi-account. Yun nga lang, ang lamang ka dito pag makakapag-grind ka nga whole day. Tapos, hindi siya masaya for an average player kasi nga, wala namang winning strategy. Basically guys, ang lamang dito kung marami kang resources or mag-grind ka ng matindi, yun lang naman yun eh. So, parang nawala na yung parang strategy like before sa play to airdrop na may ipa-plan mo, paano ka mag-i-increase sa ganitong rank, ganun. Dito hindi eh. Talagang paano lang to, grind to the max lang to, grind malala lang talaga siya. And at the same time, kung marami kang resources and then yun lang din, yun yung magpapanalo talaga sa dito sa leaderboards. Okay? So, ngayon, as you can see here, nag-comment nga si Luke dito. So, sinabi nga niya dito, shifts aren't infinite, no? But team is looking into what to do about this now. So, yes, siguro nga hindi siya infinite. Totoo naman yun. Talaga may limit siya. Pero na-extend nga yung shift or nakakaroon ka nga ng additional shifts due to the flow nga. Ngayon, na-realize din ni Mr. Luke Barwikowski yun at nakita niya yung flow and then iniisip nga nila kung anong gagawin nila. But again, I don't think maganda rin baguhin nila yung mechanics in the middle of the event, no? So I think the best way to handle this is tapusin ng event, wala na tayong magagawa, and then just improve on the next events. Kaya lang nakakalungkot kasi nga, they have been implementing events in the past, pero mukhang yung approach nga nila ay hindi nila maayos-ayos, no? Again, may counter-argument doon, sasabihin na naman nila, ganun talaga, Web3 trial and error, pero I don't think na dapat ganun, dapat mabago yung mindset. Kasi nga, katulad nito, may burning mechanism involved dito. What if mas malala pa yung situation natin? Baka naman yung madlang people mag-burn ng pixels and then in return, wala rin silang makukuha ang benepisyo or benefit nga, no? Okay, so dito sa bandang baba, shoutout to Puriku. So, grinding event nga daw. Then, meron lang ditong magandang comment si Notus.ron, no? So, tama nga daw, I was not ready to grind 24 hours a day. Kasi nga ulitin ko, lamang talaga dito pag mag-grind ka, no? So, as you can see here, maraming nag-comment dito, maraming nag-reply. And medyo negative nga yung sentiment ng majority ng people nga, no? Okay, so ano ba ang thoughts ni Aftermath TV? Ayun, nabanggit ko na, no? I do hope before mag-implement ng isang live ops or tipong event si Pixel, sana pinag-aaralan to na maigi. Again, they were able to expand na their team, no? Their manpower. So, there's no reason for them para paulit-ulit na magko-commit ng mga mistakes na ganito na merong flaw dun sa mechanics ng game. Or merong something na mali dun sa mechanic ng game, dapat na pe-prevent na ito. That's number one. Number two, ako naman, tinry ko yung event. Personally, hindi na rin ako tumuloy kasi alam ko na rin, deep inside, na malabo tayo makapasok dito due to, again, hindi naman whale si Aftermath TV. And due to our day job, hindi naman natin malalaro yung game ng, let's say, whole day. So, hindi natin kaya yon. So, tama lang din naman na sana, they put a limitation din. Hindi yung talagang bababad ka dapat just to win. Hindi, dapat may konting strategy. Kumbaga dapat may konting mind game or planning na part. Hindi yung basta bira na lang, gawa ka na lang ng box or whatever. Diba? Sana hindi ganun yung naging mechanics niya. So sana medyo kumbaga pinag-isipan din naman ng matindi, no? Yung mechanics. Hindi yung parang makapag-implement ka na lang ng event. Kasi parang ganun yung lumalabas dito eh. Parang makapag-implement ka lang ng event, then yun na yun. Diba? So, number three, magkaroon pa ng events na yun talagang magkakaroon ka ng interaction with the community. Kasi yung mga napapansin ko, yung mga nilalabos nilang events lately, mga parang pang solo talaga eh. So yun, di ba yung MySpec solo dito sa chapter 2. Tapos yung mga events sila, although merong guild event no nakaraan, that's teamwork, pero wala na eh, di ba? Mostly ng events nila, puro lagi, mga quest nila are solo lagi. Walang interaction with other players. So, sana maglabas pa sila ng mga teamwork-related or inspired na mga events nga in the upcoming day. So, yun lang naman yun. And then, just to support this claim na talaga marami nakakita ng flaws dito, even yung isang add-on na ginagamit natin dito or third-party na application ay napansin nga yung flow, no? So, even itong voxels na extension na ginagamit natin ay napansin din talaga yung flow. So, anyway, ilalagay ko na lang din yung link nito sa description. Basahin nyo na lang. Pero, even itong voxels na to, these are developers din ng application or extension. Then, nakita talaga nila yung flow, which is
not good, di ba? This is really not good. So I do hope ma-prevent na to, or baka dahil si Pixels hindi talaga nila ano to, no, parang special dito yung mga ganitong events. So siguro baka they need someone na medyo may experience talaga sa mga live ops or events para naiiwasan yung mga ganitong events nga, na instead na mag-enjoy yung people, eh hindi nga sila nagpa-participate, di ba? Okay, so let me hear your thoughts. I want to hear your thoughts, guys. Mag-iwan kayo ng comments sa baba, pag-usapan natin to. And let me know kung tuloy-tuloy pa nga yung pag-join nyo dito nga sa Barney's Bazaarn event. So maraming salamat po, guys. If you find value on this video, make sure to subscribe to Aftermath TV. Make sure to pump the like. And make sure to follow me on my Facebook page. I'll see you all in the next content. Bye-bye.